bata pa lang ako, passion ko na to, yung collecting. Ayun, kumbaga sa ano, pati mga relo-relo ng mga mama ko, mama at papa ko, tinatabi ko eh, bata. Kumbaga, nung nagkaroon ako ng trabaho, doon ako nag-full blast talaga. And then, kasi hindi rin biro ang puhunan dito, kumbaga, talagang magastos na na-bisyo talaga to. Kumbaga, ayun, ikot ako ng ikot sa mga antique shop. Hanggang sa bandang huli, naipon na ng ipon niya. And then, ayun, naisip ko mag-buy and sell na. Dahil, sobrang dami na eh. Talagang, pero ano, nakakatuwa siya mag, ano, nakakatuwa mag-collect dahil kahit na inaaway na ako ng asawa ko. Kumbaga, iba pa rin yung saya eh. Andun pa rin yung ano eh. Bawat items na mabibili mo, istorya. Marami na rin dito nagpunta mga ibang mga kilalang kolektor. Kumbaga, namimili rin sila sa akin. Nakilala na rin tayo kahit pa paano. Kaya nga lang, wala pa ako talagang pwestong eh, hindi na ako kailangan magpwesto dahil kahit pa paano naman, ginagayo na ako. Oh, hindi, marami rin talaga dahil kumbaga nagre-resell, kumbaga nire-resell nila yung mga ano ko. Ibigyan ko sila ng magandang laban, kumbaga sa ano, yung maramihan, yung lot. Kumbaga bibili na sa akin ng maramihan. Yung mas nakakamura sila sa ganun, then binibenta naman nila dun sa lugar nila. Kung sino man yung binibentahan nila ng mga kolektor. Kumbaga kahit hindi sa akin, kahit na sila mismo eh, baka sa mga bahay-bahay nila, may mga nakatabi silang mga sa tingin nilang luma at collectibles, doon na pwede na sila magsimula eh. Oo. Hindi, siguro dito, honestly, no, medyo, hindi naman gano'n, ano, depende rin sa inyo. Siguro kahit mga 20,000, 10,000 pwede kayong magsimula. Dahil, depende kasi sa gamit na mabibili mo. Misa meron kang sobrang mahal na gamit, mabibili mo lang ng murang halaga. Ito, 3.5 ang bili ko dito. Kumbaga sa ano, 3.5 yan. Pero siguro, pag binenta ko to, kahit mga 7,000, hanggang 5,000. Depende, kumbaga sa ano, ikaw ang masusunod eh. Dahil sa hirap na rin maghanap ng gamit. Ito nga, hindi ka maniniwala sir, 25,000 to. 1950s na King Kong, Marks ang may gawa. Napaka-rare. Kahit sa US, rare na to. King Kong na to. Pero nakuha ko lang siya ng 15,000. Meron kasing mga, meron talagang mga mahal talagang ano, pero meron din mga chamba ba na hindi nga ako nahihiya minsan sa mga kapitbahay namin. O baka may mga kalat-kalat kayo dyan. Pinapalinis ko yung bahay, wala na kaming bayad. Basta lahat ng basura. Sa amin. Ayun, siguro, ma-advisean ko sila kung paano nila, kung paano pagbenta, kung ano yung tamang bagay na bibili nila. Sa ganun paraan, yun, ma-guide ko sila. Base din sa experience ko. 15 years na ako. 16 na, maging 16. Pero ang ano dyan, mga 10 years, collector ako. Hindi talaga ako nagbibenta. Pinipili ko na lang yung mga kukolektahin kong bansa dito. Kailangan masipag lang sila, sir eh. Kumbaga, sipagan lang nila. Hindi nga, katuloy nga sabi ko, baka nasa basura lang yung pera eh. Di ba? May pera sa basura eh. Kasi tayong mga Pinoy, masyado tayong ano eh, yung pinapahalagahan natin yung heritage natin. Di ba? Kaya may kayo magtago eh. Kaya marami sa ating ano, marami pa sa ating mga hindi na di-discovering mga antiques, mga gamit na hindi pa lumalabas. Karamihan kaya tayo nauubusan ng gamit dito, iba dinadala sa abroad. Kaya tayo mga Pinoy, wala na tayong mahagilap na magagandang gamit lahat nasa abroad na. Ayun, pwede silang pumasyal, pwede kayong pumasyal dito anytime sa Antikitera, antiques and vintage shops sa may Sampaloc lang. Ang address ko is ano, number 60, Loreto Street, Sampaloc, Manila. Cell phone number is 0915-535-1741. Hanapin nyo na si Jigs Guevarra. Then,
magtulungan tayo. Pwede rin kayong magdala ng gamit nyo, buwibigyan rin ako. And then, yun, mag-guide ko na rin kayo kung ano yung mga tanong nyo. Kung gusto nyo magsimula sa ganitong negosyo, matutulungan ko kayo. Anytime naman, pwede kong pasyalan dito.